So ayun po mga ka-ITC, pag nag-switch on po kayo ng computer, printer, ganito po yung ilaw niya. Ayan, nag-blink po. At saka kung mag-preprint kayo, ayan po ang lalabas. So ayan, sundan nyo lang ako kung paano ko yun gawin. Ayan po. So ayan, let's go. Ayan mga katsi, meron naman po tayong bagong printer dito. Epson L3150. So tingnan po natin. Yan po mga KTC, Epson L310. So para malaman natin, mag-disprint po tayo, switch on po una natin. So ayun, error agad. So ayan, so may wifi na to. Ayan, copy, may copy rin. So ayan, may error po siya, dalawang blinking lights. Ayan po. So, para malaman natin ang sira, test print po tayo mga KTC. L3150. So, yun. L3150. Print. Yun, wala pong error na lumabas. Ito siya. Ayan, makikita si, wala pong error na lumabas. Cancel natin. Ayan, print tayo ulit. Ayun, wala pa rin. Then punta tayo dun sa software niya. We'll be right back.
mga ITC, please turn off the printer. Ayan, please turn off natin mga ITC. Ayan, turn off na po. So, click OK. OK. So, ayan. Turn on again. So ayun, wala na po yung error mga ka-ITC. Ayan, wala na po. Ayan, thank you sa resetter. So yan, test print naman tayo mga ka-ITC. So yan mga ka-ITC, mag-test print po tayo kung gagana na ba siya. Okay, okay na ba siya? So yan, cleaning lang po yan mga ka-ITC. Meron pa pong ink, so cleaning nyo lang. So yan lang. So ayan lang mga ka-ITC kung paano mag-reset ng Epson L3150. So sundan nyo lang kung paano ginawa. At saka kung kailangan nyo ng resetter, please comments down below. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Hanggang dito na lang po. God bless.